Today, justice is served. Hindi ako si Red Dragon at walang makakapagpatunay na ako nga ang halangang kaluluwa na crime leader na yon. Lahat gagawin ko kahit magsampa ako ng kaso pa ulit-ulit laban sa'yo, gagawin ko mapatunayan ko lang na ikaw, Helena Montoya, ay si Red Dragon. Go ahead. Who's going to believe you? Lahat-lahat ginawa ko na. Pero ano nangyari? Saan lahat napunta ng pagpapagod ko? Totoo bang may hustisya? Wala. Yun yung pinaparamdam sa akin. Walang hustisya. Lumalaban tayo at yan ang importante. Anak, laban lang. Laban lang. Makakalungkot lang isipin na nais igdawit ang ating pamilya sa mga krimen na wala naman tayong kinalaman. Hindi kaya ang mga taong ito ang siyang talagang may gawa ng krimen na ipinupukol nila sa aming pamilya? May isang Lily Cruz na magpapabagsak sa mga Argente. Ilalagay ko ng hustisya sa kamay ko at ako ang magbibigay ng parusa sa kanila. Thank you very much, sa inyong lahat, for coming, ha? It was a pleasure for us. Thank you. Thank you. Merry Christmas. And Viva Argente! Viva Argente! Thank you. Lea, itahatid namin kayo. Merry Christmas. Bye. Good night. Night. Mag-ingat kayo pag-uwi. Good night. Be careful on your way home. Best ensemble goes to Familia Argente. Great acting, everyone. Thank you. How the hell did it happen, huh? Familia. Mama, ang sabi mo sa akin, kahit anong mangyari, hindi ka mag-accept ng tulong mula kay Papa. Diyos mio, kay Papa rin palang bagsak mo. Shut your mouth, Familia. Look. Tinulungan ko ang mama mong makalaya mula sa kulungan. You got a problem with that? How? Ayoko pang mamatay. Argente. Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi ako traitor kay Red Dragon. Pero sa akin, traitor ka. Alam mo, Mateo, you are a wild card. Pwede mong ilaglag si Red Dragon ng dahil lang sa galit mo sa akin. Alam ko yun. Oh!
Muli, Argente! Hindi ko gagawin yun! Bakit mo ginagawa sa akin to? Mateo! Don't you see how magnanimous I'm trying to be? I'm giving you a chance to live! Umalis ka na ng Argente at wag na wag ka nang babalik dito. Dahil kapag bumalik ka pa, bahala ko na ang sasalubong sa'yo. Hasta la vista, senor! Told you never to get on my bad side. Pinadrino ka na ni Judge Lustre. Di madali ang pinapakiusap mo, Julio. Eh, paano naman kung ganitong bilyong piso na ang nakikiusap sa'yo? I'm pretty sure, Papa, galing na naman sa kaba ng bayan yung binayad mo sa judge na yon. Ang tanong ko dito, paano mo naman maibabalik? Wala akong balak na ibalik ang perang kinuha ko sa kaba ng bayan. But I expect Helena to pay me as a form of gratitude man lang para sa pagpapalaya ko sa kanya. Anyway, maliwala naman sa iyo yung 1 bilyong piso, di ba? Tama ka, Julio. Baliwala sa akin ang 1 bilyong piso. Papayaran kita ng tamang halaga sa tamang panahon. Oh, is that so? Well then, ipagpapatuloy natin ang palabas na ito hanggang hindi mo ko nababayaran ng buong buo ng 1 bilyon sa tamang panahon. In the meantime, eh, kailangan palang ipagpatuloy natin ang ilusyon para sa mga taong bayan na tayo'y isang one big happy family. Ew! Well, Julio? Yes? You've got me where you want me. Disgusting, oh I'm my God. I'm not going anywhere. Stop whispering in my ear. Flirt? Ano? Nothing. Nothing ka dyan. Yung ngiting aso mo hindi ko gusto, ha? Ha? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Ano gusto mo palabasin? Ha? I'm just saying we have a plan. Boss Jaguar, magkakampi na ang mga Argente at si Red Dragon. Sigurado ka bang si Red Dragon nga si Elena Montoya? Para namang hindi ka taga-Argente. Malamang nilinis na ni Governor ang pangalan ni Helena Montoya. Para pagdating sa huli, silang magkakampi. Anong plano mo, Boss Jaguar? Mas malakas na ang pwersa ng Argente ngayong magkakampi na sila ni Red Dragon. Nanganganib na ang mga operasyon natin. Para lamang tayong katiting na langgam kumpara naman sa higanteng grupo nila. Boss, hindi ba dapat sumanib na tayo sa grupo nila? Binuo natin itong grupo nito para pabagsakin ng mga Argente. Hindi dapat kayo matakot sa kanila. Mababagsakin natin sila. Gotcha. Caught you red-handed, Red Dragon.
Alam mo, nung bata ako, lagi rin akong inaaway at pinapahirapan. Pero meron ako nakilala ng isang batang babae. Maganda, matalino at higit sa lahat. E matapang. Siya ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Kailangan mong magpakatatag. Nandito ako. Kahit magkampihan pa silang lahat, ikaw at ako, lalabanan natin sila na sabay. Tayong dalawa. Hindi kita walang yang Argente. Mga demonyo talaga. Ang dami ng dinanas na hirap ng anak ko. Buong buhay niya, ibinigay niya na. Bilang ina niya, nanghihina ako sa mga sitwasyon na nakikita ko sa anak ko. Pero Damian, hindi ko yun mapakita sa kanya. Dahil ang kailangan niya ngayon, isang inang nasa tabi niya na lalaban. Kahit anong mangyari. Nandito rin ako para kay Lily. Para sa inyong dalawa, kahit anong mangyari. Mag-usap tayo sandali. Emilia, sandali. Mag-usap muna tayo. Ano ba? Wala naman tayong dapat pag-usapan, Raula. Meron tayong pag-uusapan. Ano ba ako dito sa pamilya nyo? Ha? In-echipwera nyo ako? Yung tungkol doon sa nanay mo kay Red Dragon, nalaman ko lang sa sarili ko. Anong kwenta ko? Bakit di nyo sabihin sa akin? Bakit, Raul? May nagawa ka na ba para patunayan ang parte mo dito sa pamilyang to? Wala. You are a liability, Raul. Kaya pwede ba tigilan mo na to? Dahil wala ka naman nabibigyan ng matino para sa pamilya natin. Nakakulit na naman ng daddy mo, mami ko. Why is that? Well, alam na naman ang buong bayan kung gaano laking pera ang nakataya sa pagsasanipwersa namin ng Lola Elena. And let me guess, he wants the piece of the pie. Exactly. Ang daday mo, gusto pang mag-isali sa perang mapapala natin. Gusto niyang maambol na ng grasya. But I can't let that happen. Makakagulo pa siya. Eh, dapat yung makukuha natin pera, tayo-tayo lang ang mag-aate. So, we better do something about it. Bago tuluyang mabilog na naman yan ang ulo ng mama ko. Okay, I'm game. What's the plan? Hindi niyo ako malalamangan.
malalaman at malalaman ko rin ang mga binabalak niyo. Mga hayop kayo. Wala tayong nakuha ang search warrant mula sa korte. Ano? Hindi ba sapat yung ebidensya pinakita natin? Bulag ba sila? Doon nakatago ang yaman ni Helena Montoya. Wala tayong magagawa. Malinis ang account ni Helena Montoya. Makakakilos lang ako kung aprobado ng judge. Judge? Hindi niyo ba alam na hawak ng mga arjente ang lahat ng hukom sa bayang to? Kung magpapadikta rin kayo, ano pang silbi niyo? Hindi ako vigilante. Trabaho ko ang masiguro na masusunod ang batas sa ayaw man at sa gusto ko. Tama na. Sige na, Agent Salonga. Tatawagan na lang kita. Siguradong natunugan ng mga arjente na hinahabol natin ang yaman ni Helena Montoya. Isesecure nila ang pera at paano na naman natin hahanapin yun? Wala na ako sa kuta ni Red Dragon. Pero may solusyon pa rin tayo sa problema natin, Diego. Hindi ako papayag na makuha ng mga arjente ang kayamanan nila. Dahil linakaw lang naman nila yon sa taong bayan. At isa pa, sigurado akong gagamitin lang nila yun sa kasamaan. Kaya kung walang gagawin ang mga nagpapatupad ng batas, pwes batas ko, batas ni Lily Cruz ang iiral. Sir, diyan lang ko kayo. Sir, nalang. Ikakausapin ko lang yung... Bawal po, bawal po. Kakausapin ko lang si Papa. Bawal ako kayo. Bakit ka ba tulang ang punang tayo na mama, ha? Ano ibig sabihin nito? Raul, lapit-lapit niya sa akin. Raul, huwag ka nang magmaang-maangan, ha? Alam ko naman, ginugulo mo lang ang pamilya ko dahil gusto mong maging kaparte dun sa kayamanang iiwanan niyo. Ay, man, ang pinagsasabi mo lang, pakialam dun! Huwag mong insultuhin ang talino ko, yan ang hirap sa'yo eh. Masyado ng malaki ang perang nakataya para sirain ng isang utakbiya na katulad mo. Kaya pinaalam ko sa'yo, mula sa araw na ito, tinatakwil na kita at wala ka ng pakialam sa pamilya ko! Hoy! Ito rin ang tatanda mo, ha? Hindi pwedeng mangyayari dahil unang-una yung anak mo, asawa ko, ha? Etong batang to, anak ko yan! Apo mo yan! Ha? Alam ko. At isa pa, meron kang utang na loob sa tatay ko. Alam mo yan? Hayop ka sa ginawa mo ito. Alam mo, yan lang naman ang pinangahawakan mo eh. Hindi ba't matagal ko na sinabi sa'yo noon? Dapat iliniktit na kita, kaya lang, napakalaki ng utang na lubos sa tatay mo. Kanya hanggang ngayon, nakatayo ka pa't buhay ka. Pero, pwede na mapapatay kita. Dahil unang-una na, ang totoo, wala kang kwentang asawa. At wala ka rin kwentang ama dito sa napakabait na batang ito. Natsyempo lang nakadugo mo. At isa pa, kung ipapatay man kita, walang iyak. Dahil wala naman talaga nagmamahal ka! Ha? Ha? Ayop ka, ito tanda. Muntik akong mamatay nung araw dahil sa ginawa mo! At hindi ko nakakalimutan yan! Anya, ito ang ganti ko sa'yo! Ayop! Pasalamat ka, marupang rumispeto ng konti sa matanda! Dapat matuto ka!
mong batang walang pinagkatandaan. Saan ka ito? I'm sorry. Tatay mo nga pala yan. Tupid nung yan. Natataas ang dugo. Tama ang papa mo. Sinayang mo ang buhay mo kay Emilia. Kumapit ka sa pamilya niya. Dahil takot kang humiwalay sa kanila. Dahil talunan ka. Talunan! Elena and her cheap tactics. I know she has the money. Pero iniipit niya ako. Aba, well, kung ganun, she's smooth. Hindi niya pinapahalat ang iniisahan ka niya. But, I know how you can get even. Alam ko kung anong ibig mo sabihin. I know. The problem is, we don't know the exact location of the damn treasure. Lola, sino bang pinagkakatiwalaan ni Lola? Hindi ba si Mama? Now, think about this. Sinong pinagkakatiwalaan ni Mama? You? Emilia, my dear! Na natin pahirapan pa yung sarili natin. I know something's bothering you. I don't know what it is. What is it? Tell me. As if naman, Mama, na wala kang idea why I'm bothered. I'm sure hindi ka naman pinatulog ng decision mo kagabi. I know. I may have made a deal with the devil. And I know that your papa is not to be trusted. Ginawa ko lang naman yung para makalaya. And now that I am free, edi, we can go on with our plans. To rebuild my kingdom, ikaw at ako together. Isn't that great? I'm just here to protect you, Mama. Because I have a strong feeling, i-double-cross ka ni Papa. I know that he is not to be trusted. Kaya nga, now, I am going to make you the protector of my hidden wealth. Gusto ko pumunta ka dun sa site. Do everything that you can. Check the security. Do whatever you can. Just guard it with your life. Having said that, the only way to the treasure is through Lola's princess. So, mawan man ko sila. Mama, specifically. No. Ayoko ring masira ang tiwala nila sa'yo. I want you to go on spying, pero hindi sa kanila. Ipagpatuloy mo yung pag-iispiya mo sa kampo ni Lily. Alam ko na kung sino ang pabubuntuting ko sa mama mo. I know. Okay. Well, in case you change your mind, I'm here. I love it, Mama. But, can I ask help from my one and only protector? Who? My pet cat, Jaguar. I'm sorry, Emilia, no. But why? Baka mamaya, mapunta ka pa dun sa maling Jaguar, sa original Jaguar. Well, that's better, Mama, dahil tauhan mo siya. We can't trust him. Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Well, if that's the case, Mama, bakit hindi mo lang ipag-good job yan kagaya ng ginawa mo doon sa mga hindi pagkakatiwalaan? Konektado kasi ang original Jaguar sa mga kalaban natin. Pwede ko pa siyang gamitin. Soon, you will understand what I'm talking about. But for now, you've got to trust me. Gaya ng naunang plano natin, sa likod tayo dadaan.
Pero Lily, kapag nakuha natin ang yaman ni Helena, hindi natin ito pwedeng isuko sa otoridad. Nasa kapangyarihan mga agenda at sigurado akong mababawi nila ito. Sige. Hindi natin isusuko. Sisirain natin lahat ng kasa, natitirang armory, at mga illegal na business ni Helena Montoya na sumisira sa bayan ng Argente. Wawasakin lahat natin.